everyone, welcome again to another episode of Tax Training. And today I will discuss to you about the tutorial on how to record transactions in your books of accounts. We have here the books of accounts, we have the ledger, we have the journal, the cash receipt, and the cash disbursement. Ano po yung ating i-record dito? Yung i-record po natin dito ay ang ating mga business transactions na ginagawa po natin in our everyday business. Ano po yung mga transaction natin, saan ang gagaling, at ano po yung mga proof ng mga transactions na yan. Ito po yung mga resibo. So, paano po ito i-record dito sa ating books of accounts, and then paano po tayo gagawa ng trial balance. Okay? So, we'll start with how to record transactions in the cash receipt book. Okay? Ano po ba itong cash receipt book? Ang cash receipt book po, dito natin i-record yung ating sales, yung ating mga natanggap na cash. So, dito. Ano po ang nakalagay dito? So, itong ating libro na may tatak po ito sa BIR, official ito na gagamitin natin. Ano po yung purpose ng libro? Ang sabi po ng batas, dito natin i-record yung ating mga transactions para pagdating ng oras na kailangan nating mag-file, magbayad ng tax, the government can readily ascertain kung tama yung binabayaran natin ng tax based on our records. So, ang sabi ng batas, kung ano man yung ating mga transaction sa business natin, i-record po natin sa libro. Okay. So, we start with the cash receipt books. So, dito po sa example, meron din po akong negosyo. I have yung Imcan General Merchandise. Yung example ko is during June, meron akong dalawang cash receipts. So, dalawang beses ang nakatanggap ng cash. Ano yun? Yung una, na natanggap ko na cash dito sa negosyo ko, yung pag-invest ko ng capital na 1,500,000. At ang pangalawa, during the month, yung nakatanggap ako ng sales coming from my customers na 500,000. So, yun po yung dalawang transaction ng cash receipt. So, paano po siya i-record po dito? So, noong June 1, nag-invest ako ng capital na 1,500,000. So, i-record po natin siya dito sa capital at saka sa cash receipt. No? So, may cash receipt siya June 1 na 1 million at saka noong June 5, meron siyang sales na 500,000. So, nakarecord po dyan. Yan po yung transaction natin sa cash receipt. Yung next po natin na libro, dito po muna tayo, bago tayo pumunta sa cash disbursement, ito po yung ating mga expenses. Yung pong books of original entry natin is the journal. No? So, lahat ng transactions natin dito, ito yung pinaka-book of original entry. Bakit? Kasi nandito yung mga explanations on how to record our business transactions. Okay. So, dito po, nirecord ko na yung mga transactions ko for the month of June. No? So, ito po, mag-umpisa tayo. Ito po, yung for the month of June, meron akong in-invest na capital na 1,500,000. So, ano po yung entry? Napaka-importante po sa journal na alam ninyo yung tamang journal entry para hindi po kayo magkakamali. Oh? So, ano po yung journal entry natin pag nag-invest ka ng capital sa negosyo mo? Your debit cash, credit, capital. No? So, kung magkano yung amount na in-invest mo. At ano po ang explanation? To record investment in Imcan General Merchandise. So, nandiyan na po. Naka-record yung 1,500,000 na investment. At meron siyang explanation. Yung second transaction ko is, nagbayad ako ng taxes and licenses. Ano yun? Kumuha ko ng DTI, ng barangay permit, mayor's permit, at saka nagbayad sa BIR. Magkano yung nagastos ko doon? 12,500. So, doon sa 12,500 na yun, sa ko kinuha yun? Siyempre, cash ko yun binayaran. So, credit ko yung cash na 12,500. Okay? So, ano naman yung explanation ko doon? To record payment of taxes and licenses. Okay. Yung next transaction ko is bumili ako ng land worth 1 million para lagyan ng building. Okay. So, anong entry? Anong journal entry natin? Debit land of 1 million and credit cash of 1 million. Binawasan natin yung cash na 1 million. Next transaction ko noong June 4, bumili ako ng supplies
on account, inuutang ko yung supplies na 5,000. So, debit supplies, journal entry natin doon, debit supplies, credit accounts payable na 5,000, no? Purchase supplies on account, 5,000. June 5, nagkaroon ako ng sales na 500,000. So, anong entry? Debit cash, credit sales. Kasi bakit debit cash, nadagdagan yung cash ko ng 500,000, hindi nag-credit ako ng sales kasi nakabenta ako ng 500,000. So, anong explanation ko? To record sales of goods to customer. Noong June 16, nagbayad ako ng mga expenses ko. Magkano? 134,000. Ano yon? Salary, 55,000. Rent expense, 85,000. Taxes and licenses, 12,500. Utilities, 5,500. Transportation, 3,000. Employees benefits, 10,000. Repairs, 15,000. Gasoline, 8,000. So, nag-credit ako ngayon ng 134,000 credit cash, no? So, ano yung nirecord ko dito? The expenses for the month. So, ganito po yung itsura, ganito po yung mukha pag nirecord nyo na yung mga expenses nyo sa journal entries. Ito naman yung journal entry ko doon sa accounts payable ko noong June 18. Bakit? Nagbayad ako ng 5,000 doon sa inutang ko na supplies. So, ano yung entry ko? Debit accounts payable kasi binawasan ko yung payable ko. Credit cash. Binawasan ko naman yung cash kasi binayad ko doon sa utang. So, anong explanation ko? Paid creditors on account. So, binayaran ko yung utang. Noong June 19 naman, doon sa binili kong supplies, na-consume ko yung 2,000. So, anong ginawa ko? Debit supplies expense, credit supplies of 2,000. No? So, to record supplies used during the month. Okay. And then, noong June 20, nag-withdraw ako ng 10,000 sa aking business for my personal use. So, anong entry? Debit Elsa Cañete drawings, 10,000, and credit cash of 10,000. So, ang explanation po natin, Elsa withdraw cash for personal use of 10,000. So, ito po yung itsura ng journal natin once na nire-record na natin. So, tapos tayo sa cash receipt at saka sa journal, punta tayo sa cash disbursement, no? Kung paano naman natin i-record sa cash disbursement book. And then, sa ledger, and then, bibigyan ko na kayo ng sample ng trial balance na magagaling sa ledger. Okay. So, ito po yung ating cash disbursement. Ibig sabihin, dito naka-record yung mga cash na ginamit natin, yung pinalabas natin ng mga cash natin or pera natin, no? Kung saan natin ginamit, nandito naka-record. Okay. At ang pinaka-importante po na matanda natin, pagdating po sa cash receipt at saka sa cash disbursement po, hindi pwedeng magre-record kayo dito na walang resibo. Why? Kasi pag ang nirecord nyo dito walang resibo, unsupported, that will be disallowed, no? Hindi siya i-consider. No, so dapat dito may kaukulan na resibo. Sa cash receipt, ano yung resibo natin dito? Yung resibo na ini-issue natin, no? Kung official receipt siya o sales invoice. Sa akin kasi goods ako, so ang resibo ko dito sa cash receipt ko is my sales invoice. Okay. So dito naman sa cash disbursement natin, ano yung mga resibo naman natin dito? Ito yung resibo ng mga pinamili natin coming from our suppliers. So, ano yung mga resibo natin na sample dito? Pwede siyang cash register machines, no? Provided yung cash register machines nyo, official. Meron na tayong episode dyan on how to know or detect na fake yung resibo. Why? Kasi pag fake ang resibo, hindi siya naayon sa requirement ng batas, hindi din natin pwedeng gamitin na i-record upang support dito sa ating business transaction. So, situin na yung mga resibo na kinukuha nyo, na record nyo dito sa inyong libro ay official. So, ito yung mga resibo na pwede nating i-record dito sa ating libro. Okay? So, ito yung ating cash disbursement po. May tatak din po yan sa BIR. No? Kasi official. Okay. So, sinasabi natin, magre-record tayo ng expenses natin. Paano ba?
Iba-iba din po naman ang style, no? It depends sa inyo. Wala pong hard and fast rule kung paano ninyo siya. This is just a suggestion, no? As long as the information na kailangan nandyan, then you can revise your own style. Pero ito, ang ginawa ko at karamihan din ang ginagawa ng iba, no? Dito yung column, nauna nakalagay yung date, and then the name of the supplier, and then the serial number or ng sales invoice at ng official receipt. Nakalagay dyan yung resibo. Saan po yan ang gagaling? So, for the name of the supplier, dito kuhanin po natin ito, name of supplier. And then, yung sales invoice, di ba, OR lang at saka sales invoice yung pwede. So, lalagay natin dyan, sales invoice number. Saan po yung number niya? Andito, no? Yung series. At paano natin masabi na totoo siyang resibo? Kasi meron siyang permit to print, and then meron siyang validity na 5 years. At kumpleto siya nanain sa batas. Lahat ng information nandyan. Okay. Lagay natin siya dito. I-record natin. Ano yung mga unang expenses natin kanina? Diba, taxes and licenses noong June 2. Nag-record na tayo ng taxes and licenses natin. May OR tayo. Galing sa DTI. Magkano yung binayad natin sa DTI? Magkano yung binayad natin sa barangay? Ilagay po natin dito yung OR number and then yung resibo. And then, ilagay natin yung amount dito sa column ng taxes and licenses kung magkano yan. No? And then, bumili tayo ng land. Diba? Diba? Bumili tayo ng land. So, kuha tayo ng resibo doon sa developer. And then, ilagay din natin dito yung OR number. And then, ilagay natin dito sa column ng land. No? So, bumili din tayo ng supplies. So, kukunin din natin anong date. Ilagay natin dito yung date. And then, ilagay natin dito sa column ng supplies, ilagay din natin yung serial number ng OR number and then lagay natin dito yung amount, no? And then at the end of the month, yung mga nirecord natin dito na lahat ng expenses at dito na side may mga OR, itotal natin yan para alam natin, no? For the whole month. Okay? So ito po yung columnar, lahat ng expenses natin, lahat ng disbursement natin, nakatotal, but as I told you, there should be a supporting documents. Ito yung mga resibo na kailangan. After that, since meron na tayong naka-record, ang ledger po, ito na yung summary. Ano-ano tong mga summary ng ledger? Ito yung sinummarize natin yung ating mga transactions for the whole month kasi gagawa na tayo ng report. At ano yung gagawin natin na report? Income statement at saka balance sheet. Result of the operation. For BIR purposes, ano po yung report na gagawin natin? Gagawa na tayo ng report na i-report natin sa BIR. Kung registered tayo ng VAT, magbabayad na tayo ng VAT. Kung percentage naman tayo, magbabayad tayo ng percentage tax. Saan natin kukunin yung amount? Dito po sa libro na in-record natin. Okay? So, ito naman po yung itsura ng ledger. Meron din siyang tatak. No, napatatahan din siya sa BIR. At ano po yung rule sa pagtatak? Bago gamitin yung libro, this is a manual books of accounts, tatak muna bago gamitin. Okay. Kung mapapansin ninyo, meron dito sa unahan ng ledger yung mga nakalagay na A, B, C, D. So ano ba ang purpose nito? Ilagay natin dito kung ano yung mga accounts, no? So dito sa A, nilagay ko yung accounts payable, no? Dito naman sa C, nilagay ko yung cash. Dito naman sa E, nilagay ko yung ilan sa Cañete Capital and ilan sa Cañete Drawings. Dito naman sa G, nilagay ko yung gasoline. And then sa L, yung land. Sa R, yung rent at saka yung repair. And then sa S, nilagay ko yung supplies, expense, supplies, sales at saka yung salaries. Sa T, yung transportation. So kung ano yung chart of accounts nyo na ginamit na nakapalaman dito sa loob ng inyong ledger, pwede nyo ilagay dito para at least meron kayong guide na ito pala yung mga account na ginagamit ko. So, ang cash po ang pinakamagalaw sa lahat. So, nandiyan unang-una talaga yung cash. Why? Kasi halos lahat ng transaction mo, ginagamit mo cash. No? Tsaka, dyan mo makikita kung kumita ka ba o hindi sa pag-control mo, sa pag-monitor mo ng cash. Okay? So, dito sa cash, base doon sa nirecord natin ng mga transactions natin kanina, dito sa cash, noong June 1, meron tayong investment na 1,500,000. So,
sa rule natin ng debit credit, so yung cash nag-debit tayo ng 1,500,000 because this is an asset account, no? So nagkaroon tayo ng 1,500,000. And then meron tayong sales also na 500,000. And then meron tayong taxes and licenses, nagbayad tayo. And then yung bumili tayo ng land na 1 million, and then nagbayad tayo ng expenses na 134,000, nagkaroon tayo ng accounts payable na 5,000, at saka withdrawals na 10,000, binayaran natin yon. So, bawas lahat yun sa cash natin. Okay? So, dito, sa loob naman ng ledger, nagkaroon tayo ng land na 1 million debit. And then sa supplies natin, nagkaroon tayo ng debit din na 5,000. Sa supplies expense, 2,000. Sa capital natin, nag-credit naman tayo ng 1,500,000, no, sa capital. And then, sa drawings, nag-debit tayo ng 10,000 kasi nag-withdraw. And then sa sales, may credit balance siya na 500,000. Salary, 55,000. Rent, 25,000. Debit balance po yan, basta expenses. And so on. Lahat ng account na meron ka, meron yan dito sa ledger. Kasi yung ledger, dito mo na ilalagay yung mga debit, credit, yung dagdag bawas dyan sa ating mga account na ginamit, no? So, gasoline, taxes, and licenses, nandyan yan. Okay. Accounts payable. And then, ito yung tinatawag natin sa accounting na T-accounts. Ito po yung sa pakikita natin sa ledger. Okay. So, base doon sa ginawa po natin, magkakaroon na tayo ngayon ng trial balance, no? Ito yung trial balance natin. Okay? So, makikita natin sa ating screen. Yung trial balance natin, may debit at saka credit siya. Saan yan ang gagaling? Dito na po yan, magagaling sa balances natin sa na account dito sa ledger. No? So, anong debit natin? Base doon sa ating record, meron tayong debit balance ng cash, 856,000, land, 1 million, supplies, 5,000, at saka yung expenses natin, 134,000. Sa credit naman, meron tayong credit na accounts payable na 5,000, and then the sales of 500,000, the capital, 1,500,000, and then nag-debit tayo ulit ng drawings kasi nag-withdraw, no? So, bawas yun sa capital. Kaya, debit siya. So, 10,000. So, base dun sa trial balance natin, ang balance natin is 2,005,000. No? So, balance ba sila? Yes. Kasi yung debit equals credit. So, para malaman natin na balance yung ginagawa natin, pag nagkaroon tayo ng total, the debit balance should be equal to credit. Saan po ito nanggagaling, yung trial balance natin? Dito po ito nanggagaling sa ating ledger. Saan naman nanggagaling at itong ating ledger? Dito po siya nanggagaling sa ating libro. Saan po nag-umpisa? Umpisa po siya sa journal. Ito yung book of original entry natin. And then, ilagay natin ang explanation naman sa cash receipts at saka sa cash disbursement kasi nandiyan naman nakalagay yung kasama na yung supporting documents, yung mga resibo nung gastos natin at saka yung tinanggap natin na cash. Okay. So, saan naman nakukuha itong mga transaction na to? Sa transaction natin sa ating mga businesses with supporting documents na mga resibo. Hope we enlighten you on the recording of your business transactions sa ating books of accounts, the journal, the ledger, cash receipt, and cash disbursement. In some other episode, magkaroon din po tayo ng explanations on the subsidiary sales book and subsidiary purchase book, especially for those who are VAT registered taxpayer. So, thank you, and please don't forget to subscribe. Our purpose in tax training is to have a better tax compliance. So, thank you and good day.